tungkol sa konklusyon at rekomendasyon, meron tayong inain na tatlo. So ang una ay araling pang-isla at pangkupuluan. So nabanggit na kanina do sa pagpapakilala na tayo ay nagpapatakbo ng MSCCA o MSC Culture and Arts at MSCCA Kalinangan at Sining. So hindi lang ito sa Marinduque kundi subusubukan din natin at tatangkayin natin na gawin ito sa iba pang bahagi ng Mimaropa. So sa isla ng Mindoro, sa Romblon at syempre sa Palawan. So sa ngayon, nabanggit ko yung bagong direction ng KWF at nabanggit na rin naman yung pinanggagalingan kung ano yung mga prioridad dati tungkol sa saliksik at tungkol sa advokasya. Pero sa ngayon ay meron pa rin mga pinagpapatuloy na nasimula na dati. At isa dito ay yung mga saliksik tungkol sa MTB-MLE. So dahil kasama pa rin sa mga katutubong wika yung Tagalog at yan din yung ginagamit sa mother tongue based multilingual education ng kagawaran ng edukasyon ay yan yung legacy talaga dapat ng K-12 na basic education program. So sa bisa ng RA 10523 o yung Enhanced Basic Education Act of 2013. So meron tayong sinasagawa na proyekto tungkol dyan at sana ay mailunsad natin ito sa darating na katapusan ng buwan ng wikang pambansa. So may kinalaman yan sa panitikang bayan. So pinagkukolekta ng mga alamat ng kwento, mito at pabula, yung mga sentro ng wika at kultura. So kasama yung MSC Sentro ng Wika at Kultura sa pagpaplano, sa pagsasaliksik, sa pagsasulat at paghahanda ng kabuuang 12 akda na kinapapalooban ng kwentong bayan, alamat, mito at pabula sa wikang Tagalog Marinduque. So yun yung ginagawa at nabanggit kanina yung tungkol sa toponomiya. So doon tayo kukuha ng datos. At pagkatapos ay kailangan itong isalin sa Pilipino para manggaling doon sa maakdang sinaliksik yung isusulat ng mga kwentong bayan, alamat, mito at pabula. So maaaring sumangguni sa mga nangasiwang kawani sa mamagitan ng opisina at tagapangulo ng sentro ng wika at kultura hinggil sa iba pang kaugnay na proseso ng pagdaraanan ng pagsasagawa ng programa. So medyo malapit na kaya itong ginagawa natin na pagdiriwang ay patungo doon sa paggawa ng saliksik tungkol sa MTB-MLE at may kinalaman nito sa panitikang bayan. At panghuli, pangalwa sa panghuli ay nagsasagawa tayo ng tertulyang pangwika. So dati ay nagsagawa na tayo ng tertulya sa panitikan at tertulyang pamana. So ngayon naman ay tertulyang pangwika. At sa MSC, sa darating na Biyernes, Agosto 27, ay sana tunghayan din natin ng ating tertulyang pangwika tungkol sa toponomiya. So yung iba pang mga detalye, kung hindi natin mapapag-usapan mamaya sa malayang talakayan, ay pwede natin doon ituloy. So ang pangkalahatan na layunin ng tertulya na to ay mailahad ang iba't ibang pinagmulan ng mga pangalan ng mga lugar sa lalawigan ng Marinduque. So out of 218 na communities ay meron naman tayong 171 na datos o impormasyon. So halos 80% yung nagawa. So ilan na lang ay makakukompleto din. Para naman sa espesipikong mga layunin ay para una may pakilala ang larang ng araling pangwika, sosyolohiya at antropolohiya. Pangalawa, makuha ang feedback sa mga natipong naratibo. So yung iba kapanipaniwala, yung iba ay hindi. Pero kailangan ay makita natin kung ano yung big kiss, ano yung nagbubuklod kahit magkakabukod-bukod din mga information at datos na nakuha natin. So kailangan ito ay may proseso para maintindihan ng lahat.
At panguli, mapalaganap ang kamalayan tungkol sa mga lokal na kasaysayan. So yan ay pang-inggan nyo para may pagpatuloy natin ang pananaliksik at ang interest dito. So tatapusin ko na lang sa isang vlog sa darating na linggo, Biyernes, Sabado at Linggo, ay magkakameron tayo na ikasampung pambansang komperensya na tinataguyod ng Atagan o alternatibong tahanan ng mga akda at gawang nasa liksik. So yan ay sa Tayabas, pero yung Tayabas dito hindi lang yung Tayabas ngayon kundi yung buong lalawigan ng Quezon. So sana ay makita-kita tayo muli doon sa Lurok o popularizing culture defending nature. So doon natin ilalahat din natin na sinagawang pangungulekta din ng mga sagisang kultura mula sa Quezon at tungkol sa Marinduque. So muli, ako si Randy Noblesa ng MSC Sentro ng Wika at Kultura at magkwentuhan tayo uli mamaya at ipagpatuloy natin sa darating na Biyernes natin na nasimulan ngayon at gusto ko rin makinig dun sa ibabahagi ni Dr. Vic Villan. So maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.